So what's up guys, welcome back to the new episode. So today guys, pupunta tayo sa meet ng mga CRV sa MIPICC or sa Ingos Grill mamayang hapon. So punta muna tayo sa car wash, kasama ko ulit si Daddy. Papa-car wash muna kami, linis auto muna bago pumunta sa meet. So let's go. So andito na kami guys, papalinis. Tapos mabagsak yung ulan. Well, importante malinis lang siya. Let's go. So yan na nga, natuluyan na talaga. Hintayin muna natin tumila kahit onte. Tapos saka ulit natin pabugan. So guys, another car review for our channel. So ito si Sir Andrew, senyora. And ano yung nire-represent mo na crew or group? CRV Group Philippines. Ayun, ayos. So i-review natin yung CRV niya na Gen 1. Same as ours pero iba yung spec nung kanya. Sige sir, start muna tayo sa exterior. Ano ba yung mga rear dyan? Or actually, wala naman masyadong rear. JDM lang siya. Yung bumper? Bumper, yung fogs. Ay, mga JDM siya, yung grills. And then yung wings sa likod, tapos JDM bumper lang siya, hindi pa sa choco bumper. Sige, so ikutan natin dun mamaya sir. So sa harap niya, no, halos parang same siya nung full mark. Yeah, ano yung pinakaiba lang niya? Pag full mark kasi ano to, chrome. Chrome siya ngayon pag performa sa body color. So guys, performa yung build dito ni Sir John eh. So ayan, makita niyo yung difference. Dito talaga white. White siya or body color yung ginagawa nila for performa. So headlight wala naman, no? Wala, stock lang. Stock lang na Stanley. Syempre yung mags. Yeah. Ano yung mags na sir? Desmond Rega Master. Rega. Grabe, nasa CRV. Parang spec na SIR eh. So ano yung spec nung nito, nung goma mo? Anong goma ko ngayon is 215-45-17. Tapos then yung ano, coil over ba or wala sa ngayon, naka ano lang yan, shock, EK shock, putol spring CRV. Okay, hindi naman siya matagtag, no? Hindi, kasi tinorno ko na eh. Ah, okay. Teka. Side mirror sir, stock. Wala, stock lang siya. Stock side stock mirror. So likod, ano ulit yung sa likod? Ano lang siya, JDM bumper lang. Na wala na yung plate, so binago yung sa plate garnish. Tapos may hard race LCA sa ilalim. Yun sa payo, naghahanap din ako niyan eh. You know. So ano yung difference na nagagawa niya sa performance nung naka-LCA ka na hard race? Actually, mas lightweight siya. Hindi siya parang mabigat pag yung mga nalulubak ka. Okay. Kasi lightweight siya, alloy. So may konting ingat din. Sir, yung sa ano, yung sinasabi nga nila na choco bumper para sa performa, ano bang difference na sa bumper na to? Actually, ano eh, meron lang siyang parang stripes dito eh. Yun lang, wala na. Okay. Doon lang, yun lang yung diferensya niya. So yun, pwede mong two-tone, pwede mong black yung pinaka upper part, tas yung body color, kung ano man yung kulay ng sasakyan. Okay. Pero actually, it's the same. Mas mahal nga lang yun talaga. Parang ranges from 8 to 10,000 ang isang choco bumper. Dahil dun sa lines na yun, no? Dahil lang dun, oo. So, ito, guys, nakikita nyo, performa yan. Yung meron pa rin siyang reserve sa likod. So, yun yung pinagkaiba nung full mark. Yan. So, yun, JDM din siya. So, ito, syempre, yung wing, no? Yan. Yan. So, yan, CRV Group, Philippines. Sa exhaust. Kalimutan ko yung brand eh, pero it's Japan siya. Chambered. So ito yung visor, alam ko yung visor, medyo may price din to eh. Oo, JDM visor yan, sari-sariwan nung nakuha. Matagal na sa akin yung CRV, pero parang 2 weeks pa lang nakakabit yung visor na yan. Ah, okay. So ganda rin, no? So
ako na lang din nagkabit. Kasama ko si Boss Gary Galang. For interior naman tayo. So ito yung interior niya. Yeah, so ito yung interior. Ito yung seats is a 98 spec na pang performa. Okay. Ito, alam ko medyo rare talaga siya. Bihira yung gantong pro. Bihira din ako makita eh. Tapos ito, bumili ng isa pang upuan para punitin yung tela para tumerno. Grabe. So, wala talaga siyang terno, no? Na wala. Ganito. Ang lumabas ito yung zigzag, tsaka yung isa pang pang-performer, oh, parang square, oh, square. Forgot the name. Pero ito, ang sa, based sa aking research, parang ang pangalan nito is Active Space Gray. Active Space Gray. So, nagputol ka ng isang upuan or nag-aksya ka ng isang upuan para lang pa sa center console na to? Oo, para mabumagay siya. Ayos, ayos. Grabe. Hmm. So, ano nangyari doon sa excess na... Sa bahay. Ah, sa bahay lang. Steering wheel. Steering wheel, JDM na red stitch. Ayos. Ayan. Tapos Performa grill. Performa... Gauge. So, yung pinagkaiba niya sa full mark. It's sa full mark, blue. Blue. Yes. Head unit. Head unit, Pioneer 50. 150 Zay series. Okay. Tapos vanity. So dual vanity siya. Oo. Tapos ito rotating seats to. Ayun. Sige, yan yan. Tignan natin, iikot ako dyan sa kabila. So yan, rotating seats, no. Medyo matrabaho lang. So ngayon, so papakita mo yung rotating, no. Oo. Seats. The original kasi nito dapat naka-on. Okay. So ngayon, nirekta ko na lang yung kuryente para kahit hindi siya nakasusi, pwede mo siyang ikot. Okay. So medyo mahirap lang ng konti dahil sa Japan, passenger to eh. Okay. Ang handbrake nila wala dito, nandoon. Oo. So may konting ano lang, pero umiikot naman siya. Yun oh. Hindi lang siya masagad kasi ano, dahil sa manibela. Okay. So minsan iniisip ko maglagay ng quick release para quick release no, ano, nga ano. Ganda. So ano ba siyang, ano bang gamit niya? Bakit ba siya nagro-rotate ng ganyan? Actually for ano yan eh, for disabled ano eh. Yun yung unang purpose niya. Oo. Sa so, Japan, oo. Oo, sa Japan for the passenger sa mga for disabled. So dito sa atin naging wala, forma. Forma, so minsan niya, dahil bihira yung meron, nagiging rare siya. Oo nga. Pero syempre, yun, sa Japan kasi talaga lahat may purpose eh. Lahat ng ginagawa nila. Hindi sila basta hindi lang basta lang gumagawa. So yun, ang ganda, ganda. Solid, sir. Sa likod naman, tignan natin yung seats. Yung, ay, sorry, madumi ha. Yan. So syempre, sponsor, ano to? Sponsor. So, kahapon. Ganda. Ganda, no? Iba yung fabric niya talaga. Iba, no? Iba, iba. Malambot talaga. Malambot nga, malambot. Iba siya. Tsaka kung mapapansin mo, wala siyang sidings kasi 98 specs. Ah, okay. Hindi katulad nung iba, meron na yung mga full marks. Meron. May mga performa din na may sidings, mga 2,000 specs yun. Okay, so ito talaga yung, ito yung spec nitong interior na to, talagang ganito siya. Yeah, no, siya yun na, talaga siya. Naisip ko na magulit din dati kaso wala talaga eh. Oo nga eh. Sayang, tsaka parang hindi na sasakto sa sidings eh. No? Parang magkakaroon ng itsura ng cut. Ganda. So sa likod, so, yun know, oh. Ito guys, rare to. Medyo may presyo din to, tanu cover. So, ayan. Naghahanap ako nito, black eh. May lumabas kayang black na ito. Walang ganyang itsura eh. Oo, no. Meron parang cloth lang siya. Oo nga, pero ito iba. Tinutusok dito. Mamaya meron tayong isang nakaganyan dyan. Na performa black. Ganda. Pero hindi siya ganyan mismo. Oo. So, ito is retractable siya. Ayun oh. Automatic siya. Merong iba, hindi. Ganda. So, yun lang naman. Sounds, mukhang naka ano ka rin sir, sounds eh. Sounds, DS18 na Pro, isang 6.5, saka isang 8, saka isang tweeter. So, saan ka ano pala, saan yan pinagawa? Or pwede ba natin sila i-plug? Pwede naman yan, no? Si 16 Auto Sound sa Marikina. Kay boss, no? Lito Pascual. Narinig ko na to eh, ganda rin ng Pascual Lito Cruz. Sound nito eh. Ayos. Oh, ito, better look dun sa steering wheel, oh, yung red edge. Red, saka red stitch siya. May mga ganyan na hindi red. Ganda. Yan siya ngayon. So, yun lang. So, sa engine bay. Ayun, oh. Linis lang, no? Linis lang. Kasi nahirap simulan, eh. Oo. Diba? Actually gusto ko nga ibalik sa ganitong itsura eh. Ako na nang makulay. Di ba dati yellow yung sa'yo? Oo, yellow. So pinalitan ko nung blue para
mag-match dun sa mga hose. So ayan siya. Stock lang. Urig, urig pa to ha? Urig ka... Valve cover niya. Urig yan. Wala pang tama. Ganda. So 2000 din siya, no? Kasi 2001 kasi yung mga 98 pa baba walang ganito. Oh, iba yung manifold. Walang manifold, iba. Eh. Tsaka hindi yata papasok yung ganitong strut bar. Yung paganto. Oo. Ganda. So ito ultra racing din, no? Oo, ultra racing din siya. Racing. Tapos nakaano rin siya, naka hard race na camber kit. Yun, camber kit. Camber hindi natin makita, sorry ah. Mala, mabasadong mababa eh. Pero yun, yung katulad din sa akin yung blue. Yung blue, na ano, camber kit. So ayan. Kuta ko muna. Ganda. White on white eh. Ganda, solid, solid. Yung rega. Woo! Baba. Nakita nyo yung sobrang sobrang linis na... Sorry, umulan eh. Oo nga, umulan. Okay. Pero solid, solid pa rin kahit naman na umulan. So given na yan eh, pero yung buo lang talaga yung tinitignan natin. So ito guys, yan, nakikita nyo or better look sa CR-V Gen 1 na Performa build. So yan, tignan nyo na lang yung difference dun sa full mark na build ko. So ano sir, sa future plans, any future plans for... Wala pa naman, siguro ganyan pa rin siya. Pero actually kulang pa, wala pa yung mga JDM fender mirror or rider. Optional yung ano, wala pa kasi sayang naman magpalit ng bubong kung okay naman yung bubong. Oo nga eh. Kasi, sa mga 2000 na spec, parang di mo naman nasyadong kailangan palitan eh, no? Oo, hindi naman. Usually yan, ang bulutong sakit ng CR-V, lumalabas yan sa 98 and 99. Yun. Karamihan. Pero syempre, yung iba, sa pag-aalaga na rin. Oo. Ayun. So, meron ka ba mga gustong batiin or... Wala, binabati ko lang CR-V Group Philippines yan. Nandito kami, GEB. So, 50 cars ata tayo ngayon, 48 from, cars. From CR-V Group Bulacan, CRV Group Laguna, CRV Group East, tsaka yung CRV Main, yung pinaka main natin. Ayos, ayos. Thank you, sir. Salamat sa pagbigay ng time at pag-review dito sa napakagandang auto na to. So matagal na namin to gusto i-review kasi nga gusto namin makita yung comparison or difference ng Performa build sa full mark. Ayan. So ito, wastong build to guys. Sobrang linis, sobrang ayos. Nasa bumper to bumper din to eh, no? Oo, panalo siya nung 2019, nung December, best crossover, second best CR-V. Yan, ayos, solid. Eh, paano ba naman hindi mananalo yan, guys? Mags pa lang. So, ayun. Thank you ulit, Sir John. And guys, thank you for watching. I hope you like the video. Please don't forget to like, comment, and subscribe. See you on the next episode, guys. Thank you. Peace.